Take it a peek, bro. Let's get on down. Say it out, say it out, say it out, say it out. Say it a peek, bro. Let's get on down. Say it out, say it out, say it out, say it out. Mga kabaliktanaw, pag-usapan natin ang istorya ng nag-iisang Carl Roy. Pinanganak noong May 25, 1968. Nakakatandang kapatid siya ni Kevin Roy, ang lead singer ng bandang Razorback. First cousin niya si Jose Jude Roy III, isa sa mga defense lawyer ng impeachment trial dati ni Chief Justice Renato Corona. Apo rin siya ng namayapang senador dati ng Pilipinas. Yan ay si Jose Roy Sr. Miyembro rin siya ng Taugama. Nagsimula ang karera ni Carl Roy sa musika noong dekada 90. Naging lead singer siya ng bandang Advent Call. Ilan sa mga nakilalang awitin ni Carl kasama ang Advent Call ay ang Puting Ilaw at ang sariling version nila ng Alaala ay Ikaw ni Eddie Peregrina. Hindi siya nagtagal sa naturang banda at kinalaunan bumuo siya ng panibagong grupo. Yan ang bandang POT noong 1994. Dito ay lubos siya nakilala sa mga kanta niyang Yugyuga Na, Panaginip, at Piece of This. Sing it up, people! Let's get on now! Sing it out, sing it out, sing it out, sing it out! Sing it up, people! Sing it up, people! Let's get on now. Say it out, say it out, say it out, say it out. Parang ganun, parang ginip lang. Aking naghihintay sa'yo. Layad mo ngayon ang ating mundo. Iyan liwanag at buo. Carry the load upon my shoulder. But I know this could all be over if only I could open my eyes. Isa si Carl Roy sa pinaka-impluensyang Filipino artist noong kapanahunan niya. Ang kantang Yugyuga Na ay original na kanta ng bandang Philippine Advisors na kanilang kinover. Nagtagal naman siya sa bandang POT. Pero noong 2005 ay na-disband ito. Pero 2 taon bago ito, nakabuo na siya ng bagong banda. Yan ay ang kapatid noong 2003. Nakasama niya dito si Nathan Azarcon, yung bass ng River Maya, Zayhon Balbuena, Ira Cruz, at ang namayapang si Chico Molina. At nakasama rin nila si Louie Talan ng Razorback. Naging bagay din ng banda sina Felipe Ariola, Anjones Ilemos at Paolo Rosal. Nag-release sila ng mga album, kabilang yung Kapatid noong 2003 at Luha noong 2006 na inalay nila sa dating kasama nila na si Chico Molina. Naging crowd favorite si Carl Roy dahil sa imahe niyang pagka-rockstar talaga ang dating at ibang klase talaga ito pag nag-perform sa entablado. Tayo sa taong 2007. Ito yung taon kung saan na-stroke si Carl Roy at naparalisa ang kanang bahagi ng kanyang katawan. Pakinggan natin mula mismo sa kanya kung anong nangyari ng araw na yon. I was carrying a case of beer then I tell my wife, honey, where can I put this down? And then when I put it down, that was it. Drooled, it started drooling here. Then I passed out. I was out of conscious for probably 24 hours. I couldn't move. First of all, I couldn't move. I was in the recovery room. And all you can move is your, my left side. Like this. And this is just numb? Yeah, numb. I thought I was gonna die. When I was in the recovery room. But then, wow, it's a bad trip. One thing I can say, a stroke's a bad trip.
Sa kabutihang palad ay nakarecover naman si Carl sa pangyayaring iyon. Pero noong taong 2012 at 13 ng Mayo ay namaalam si Carl Roy dahil sa atake sa puso. Inilala siya ng mga kasama niya sa industriya. Si Carl ay isa sa pinakamabait na soul. Makikita mo naman sa kanya, alam mo, yung iba yung mga hindi alam sa music scene, siguro pa ordinaryong tao, hindi nila alam na one, dahil na stereotype eh. Una nun si Carl, napaka good natured, napaka soft spoken, nakagaling kumanta, nakagaling mag-perform, okay, tapos napaka gentleman. Hindi yun basta nagagalit kung wala akong ginawang gano. Hindi yun pala away. Hindi war freak si Carl. Hindi siya war freak. Ako war freak. Lahat ng mga may kilala kay Carl Roy as a band vocalist, alam natin na mamimiss natin siya as a totoong rock and roll artist sa pinaka-sense talaga ng Sex, Drugs, and Rock and Roll. And yun talaga dapat yun, live fast, die young. Pero as a friend, siyempre malungkot kasi ever since kids kami, kuya na siya eh. And isa siya sa pinakamagandang inspirasyon on how we perform, regardless kung isa lang ang nanonood or 100 o 1,000 o 1,000,000. Ever since, lagi niya sinasabi, give it more than you could give them. Kumbaga, always perform as if it will be your last show. And sobrang dumikit sa amin yun hanggang ngayon. Nagulat ako kasi si Carl Roy, isa mga tinitingala akong tao. Dahil yan nga, panahon pa na ng Advent Call tsaka ng POT, bilib na bilib ako kung paano siya mag-perform, kung paano siya tumugtog. Tama yung sabi ni Sir Francis Brew, fearless. Kaya rin ganun kami, kaya ganun ako pag nasa stage. Isa sa mga idolo ko kung bakit dapat pag nasa stage ka, dapat patay kung patay, ganun talaga. Kaya nalungkot ako nung nalaman ko. Pero lahat naman na nangyayari ay may dahilan at may rason. Sana na lang ay siya at peace kung nasaan naman siya ngayon. Carl Roy, very, very sad. But, you know, he left a lot of good memories to us because we hang out with Carl, man. Like, Carl's a good friend of ours. My brother actually tattooed Carl a lot. And we toured together for quite a while during the Music Laban. So, yeah, Carl's a dear friend. He's a big loss. Some music industry, but you know, his music and legacy is gonna live forever. So Carl's always Carl, and yeah, just sleep well, Carl. Because he was a rebel in the truest sense of rock and roll. Talagang rock and roll siya. Yeah, he was young, he was reckless, sabihin mo na, he was talented. My two daughters were so crazy about Carl Roy. He had that bad boy look na talagang attractive to girls, no? Sometimes people think that OPM artists will be there forever, no? That's why I think I ask the people, you better appreciate your artist now. Pero rock, talagang rock. Hindi ko ma-explain, pero nakagalaw ng puso. You must evolve as a musician. We all will evolve eventually. Maiiwan kayo. Makabalik tanaw, check mo rin yung ibang videos natin sa page at sana pa-follow na rin. Thank you! Sarap, sariwain ang malaya, kahal.